Pero mong sa mic. Ito ko yan. Yung yellow yan. Good morning! God is good? And all the time? God is good. Ready na ba kayo para bukas? Ano ba merong bukas? 10-10. So, butol na naman sa shop yet Lazada. Pero, bago kayong pabutol kay shop yet kay Lazada, ready ba kayo today? Okay, ano ba meron today? Meron bang may something ba? May ganap pa tayo ngayong araw na to? Anong ganap natin sa araw na to, Ronald? Today is the day of the Lord. We will rejoice and be glad. Hallelujah! Amen! And amen! Alright. So tayo ngayon, ako yung nagagalak. Ako po si Pastor Michael, di ba? Again, on behalf of our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, magandang umaga po sa ating lahat. A blessed and good morning po sa atin. So, maraming nangyari this past weeks. Maraming ganap, maraming budol, maraming mga pangyayari at maraming core memory na nangyari sa week na to. Magpasalamat tayo sa Panginoon as we become grateful and thankful for all that He has done. Let us give worship to the Lord. Ganyan po, inaiyang ko po kayong tumayo sa inyong mga upuan at tayo po magbibigay ng serenade or kanta sa ating Panginoon. Sabi nga sa ating kanta sa umagang ito, nothing is impossible. Pero ano sabi ba? Nothing is impossible because of my skills and talent. Yun ba yung sinabi ng kanta? Nothing is impossible because I have my money. Ganun ba yun? No! Sinabi ba ng kanta? Nothing is impossible because I have many connections. I have the power and authority. No! Sinabi ba na nothing is impossible because of my skills and talent? No! It says nothing is impossible because of God or Christ. So let us sing worship songs to the Lord. Nothing is impossible. Let us all sing and worship God in spirit and in truth. Tayo po ay konting worship songs muna tayo. Ang mga praise songs muna tayo sa umagang ito. Medyo bago po ito because hindi natin ito madalas tinutugtog, but I hope that we can learn to love the meaning of the song as we sing it today. So, tinatawag po ang ating praise and worship team. Opo, Pastor, nandito na po. Pastor. Thank you po. Game. Aram niya? Down.
because He is true yesterday, today, until forevermore. And because He is the same, pwede tayo magtiwala sa Kanya. Pwede tayo magbigay puri sa Kanya. Pwede tayo mag-invest sa Kanya ng ating buhay, ng ating time, ng ating treasures, ng ating skills and talent. And because of that, let us thank You, Lord. Let us give thanks to the Lord. Let us be grateful and thankful to the King of Kings and Lord of Lords. Let's sing the verse of thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say.
Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All together, church, with a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Lord, thank you for all that you have given unto us. Lord, we know that we deserve not this. Di kami deserving, Lord. But still, you continue to bless us, to give us protection, provision, and the love that is unending and unconditional. Lord, maraming salamat dahil kahit na kami ay napakadumi. You choose to clean us by your blood, making us whiter than snow. Lord, ang dami namin kapalpakan, ang dami namin problema, ang dami namin issue. Pero, Lord, maraming salamat because kahit na ganun karami ang problema namin, you already forgave us, you already love us, at tatanggapin niyo kami no matter what. Lord, help us humble our spirit. Let us, Lord, help us humble ourselves in front of you so that we can be closer to you, so that we can know you better, so that we may be part of your family once again. Gabayan niyo po ang bawat isa dito sa mga naghihirap financially, physically, emotionally, mentally, socially, and even spiritually, Lord. Help us, Lord, be filled by the Spirit. Be filled by you so that we may be satisfied because you are our living water. You are our living hope. You're the Alpha Omega, the beginning and the end. Lord, kayo lang ang makakapagkumpleto sa buhay namin. Hindi pera, hindi investment, hindi authority, hindi position. Although it may help us enjoy life here in this world, but that is not important. Because this will never fill us. This will never complete us. We need you, Lord, to be part of our plans, to be part of our goals, to be part of our life. Lord, be with us. Empower us with your Holy Spirit so that we may be fruitful, so that we can be a blessing to others. Lord, complete us. Transform us from the inside out. As we give you glory, honor, and praise, we give you everything that we have, our time, our goals, our treasures, our life. We love you, Lord, and we are dependent on you. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. God is good. And all the time. God is good. Amen. Our scripture reading for the day is found in the book of 2 Timothy chapter 1 verses 3 to 18. I thank God whom I serve, as my forefathers did, with a clear conscience as night and day, and I constantly remember you in my prayers. Recalling your tears, I long to see you so that I may be filled with joy. I have been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother, Louis,
and in your mother Eunice, and I am persuaded. Now lives in you also. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. So do not be ashamed to testify about our Lord, or ashamed of me, his prisoner, but join with me in suffering for the gospel, by the power of God who has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time, but it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. And of this gospel, I was appointed a herald and an apostle and a teacher. That is why I am suffering as I am. Yet I am not ashamed, because I know whom I have believed, and I'm convinced that he is able to guard what I have entrusted to him for that day. What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching with faith and love in Christ Jesus. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. You know that everyone in the province of Asia has deserted me, including Phygellus and Hermogenes. May the Lord show mercy to the household of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my chains. On the contrary, when he was in Rome, he searched hard for me until he found me. May the Lord grant that he will find mercy from the Lord on that day. You know very well in how many ways he helped me in Ephesus. This is the word of the Lord. Okay, let us hello. Yon. Tayo po manalangin muli. Thank you for the reading of the scripture. Heavenly Father, we thank you for today and for your mercy and your grace bestowed every day, so that when we wake up, we receive blessings from you, and even your creation is perfect to always witness and proving that your existence is a reality to us. And so we are blessed and honored is because of our Lord Jesus Christ. And we thank you that every time we wake up, there is always hope, and new things may happen to us. So Lord, with that, we are so grateful for that wonderful privilege as your children today. And today we are here to gather and to worship you, and by listening to your word, may you impart to us something new today that we can learn and can use it for our everyday life. Help us always to be teachable, and also to loving you more and more in our life.
Lord, empower your servant, empower your ministry, empower your word that we can hear today through our hearts, our minds, and our spirit. We give you thanks, we give you honor. In Christ's name we pray. Amen. Okay. It's always a beautiful morning, no? And kamusta po ang inyong isang linggo nakalipas? Either good or bad, dapat hindi nawawala ang beauty ng nilikha ng ating Panginoon, no? Of course, in reality, we might encounter differences. And in reality, we encounter different modes of people, no? May iba-ibang mga events sa ating kanya-kanyang pamumuhay. May maganda, may pangit. Everyday, hindi nagbabago, no? Have you noticed that every routine of your daily life para bang hindi naman nagbabago, no? Because the same faces you may encounter, no? Unless na lang pag may bago kang makilalang tao, doon siguro nagkakaroon ng bago. You know, and then another thing is like in years, no, sa ating mga ilang taon nang nakalipas ay we're still the same, no? Ang edad lang ang nadadagdagan, no? Oh. So, I don't know how kung paano nyo ini-analyze ang mga bagay niya, pero pag nagkakaedad ka pala ay marami ka ng realization, no? Marami ka ng reality na kailangan mong tanggapin, no? But some of us ay nakakaranas ng magandang buhay, yung iba hindi, at may mga salita na mga modernong salita na sana all, no? That everybody receives God blessings in our life. But have you wondered that life has reasons, no, to sa mga bagay na mga nangyayari sa atin. But the point of view here is gusto naman ng Panginoon talaga na gumanda ang buhay natin, maging matagumpay ka. Kasi ayaw naman ng Diyos na hindi tayo nagtatagumpay, tama? Oh, because in every battle ay dapat merong panalo at merong talo. At pero sa ministry sa Panginoon ay wala pong talo. Because when the Lord declares victory, it is already victorious. Oh. So meaning to say, may nangyayari sa buhay mo na hindi maganda, it doesn't mean that your life is driving by negative things, no? You should understand that in every bad day, there's a new morning that gives you something new, no? Pwede mong ulitin. And tayo ay may mga layunin at tayo ay may nahuli, may nauna, may nagtatagumpay. At minsan naman, we think of ourselves, pag nag-fail ka, hindi tayo nagtagumpay. Pero ang tanong dyan ay, bakit ganun ang, bakit hindi na lang parehas-parehas o hindi na lang pantay-pantay, no? Or kaya, mauna na lang ang tagumpay, no? Oh. Pero sa Panginoon kasi, when I say, wala namang talo sa Diyos talaga. There's no losers in God's perspective. There's a so-called learning, growing, and you know, may tinatawag na retake pa nga eh. Diba? Kung kayo ay nag-exam. But
sa perspektibo ng Diyos, tayo ay tinawag, no? Sabi nga ni Oswald Chambers, my favorite books, isa sa mga favorite books ng leadership ay si Oswald Chambers. Mulat siya ng ganito. At sinabi niya sa kanyang quotation, God has not called us to success, but He called us to be faithful. No? Kasi ang success naman, it follows. No? As long as you discover yung key points ng bagay na, you know, magbibigay ng blessing sa Panginoon. Pero sa buong buhay natin, kahit obserbahan natin, no, mahalaga talaga ang katapatan, no? Kaya lang, I don't know if it's true, but you can observe, no, na mahirap maging sa panahon na ito, parang ang hirap i-overcome ang faithfulness, no? Because the tendency is hindi nangyayari, no? Kaya ang mga bagay ay hindi nagtatagumpay ay dahil may mga tao ding hindi tapat, no? Kaya hindi natin na-claim na tayo ay nagtatagumpay sa buhay kasi may mga bagay na kulang, no? Kasi ang pinaka main purpose ng Diyos ay maging tapat tayo, no? At ang tagumpay ay given na sa Kanya. Hindi na ito kailangan pang hingiin. It is given by God to all of us. Binibigay niya ito. No? Kaya lang, it's because of our unfaithfulness. Kaya minsan, tinan mo, if you look at the story of the Israelites many years ago, 2,000 years ago, or more than that. So, kaya hindi sila pinahintulutan ng Diyos na maranasan nila yung promised land is because of their unfaithfulness. Hindi sila naging tapat sa Diyos. In fact, nung pinaranas sa kanila ang biyaya, yung tinatawag nilang mana, di ba? Nagutom sila, they complained to Moses. And nung panahon na yon, binigyan naman ng mana, umabuso naman yung tao, yung mga Israelites. You know? Binigyan sila ng instructions ng Panginoon. Yung iba, naging ano, nag-hoarding. Nung naman nabigyan ng mana, nag-hoarding. Kaya ang mga Pilipino, ang hilig mag-hoarding, no? Kasi ayaw malamangan. Oh, alam mo, ang Pilipino, ang hirap lamangan. Ayaw, hindi nagpapalamang ang Pinoy. No? Gusto ng Pilipino, laging malamang. Oh. Kaya kung minsan, I don't know, no? Nagiging sistema na ng Pilipino ang manlamang, no? Kaya, that's why, hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos sa kakulangan. It's because, dahil din sa ating pagiging hindi tapat. Tama po ba? That, I think, even sa leadership, ay pag isang leader ay hindi faithful, no? Mahirapan din ng isang organization to move if the leader failed to be faithful sa kanyang leadership. So it applies to our life, sa ating sarili, and it, again, it will always start within yourself. Nagsisimula yan sa sarili natin, hindi sa kapwa. Ang pagiging tapat ay nagsisimula sa iyo sa maliit na bagay. Kaya nga nung bata ka pa, di ba, yung kayo elementary, nung kinder, di ba tinuturoan kayo na damputin nyo kahit maliit na dumi, no, ilagay nyo sa tama. Alam nyo, I like Japan because sa Japan, ang inuunang tinuturo, hindi education. Nung education, when I say education, mga books, ang tinuturo sa Japan, yung values muna sa bata. Kasi doon ang mga bata, tinuturuan kung paano magsakay ng bus, ginaguide sila kung paano ang tamang manners, you know? Lahat yung tinuturo ng bata. Hanggang ngayon, they practice it. Kaya pag pinag-uusapan ng kultura ng Hapon, kaya lagi silang nakayuko. Oh? Oh. Laging nakabaw lang. Kaya
Kung minsan lang, pag nagsamaw, pag nagyuko-yuko parehas, mag-uutugan talaga. Kasi alam mo, mga Japanese, napaka-humble. No? Regardless ng kanilang success sa bansa nila, they are very humble. Napakabait ng Japanese, actually. Honest pa. No? Oh. So, tapos sa pag nagda-drive ang mga Japanese, ano? Nagkakahiyaan pa pala paunahin yung isa. Pero sa Pilipino hindi. Abante, 'di ba? Pag Pinoy hindi, abante. Kasi pag hindi ka nag-abante, iwan ka. Sa Japan hindi, nagtigil lahat. Una, bahala ka. Una ka na, respect, ganun, humble. Ganun sa Japan. Kaya, because sa mga bata pa lang, tinuturo na ang values. Kung paano yung paggalang, paano pagligpit, paano magsintas, pagsakay, paano pagrespeto sa matatanda, tinuturo pa lang nila sa mga bata. Kaya mapapansin mo, ang unang itinuturo sa nila values bago sila bigyan ng edukasyon o pag-aaral. Ganyan po ang values sa Japan. That's why you will value Japanese. Sa ating konteksto, nung unang panahon din, itinuturo yung takot, tinuturo yung bawal ka makipagkwentuhan sa matanda, kailangan rumispeto ka, kailangan, you know, di ba, patamang pag-bless, lahat yan itinuturo nung araw, pero nung panahon ng mga 96 pataas, wala na po. Napabayaan na kasi may mga cellphone na. Alam mo, nag-uusap kami kahapon ng mga ka-business meeting ko. Sabi niyo, Pastor, napapansin mo ba? Kasi may isa akong friend, si Alfred from America, a businessman. Sabi niya, Pastor, you know, I notice Filipinos, pag nagkumakain ng pamilya, hindi na nag-uusap. Kasi ang cellphone, sabi niya, mayroon daw isang anak, sabi niya. Ay, asawa pala, sabi niya. Oh, mamaya na yung cellphone, mag-usap. Ano bang gusto mo sa i-chat mo na lang, ay magkatabi. Oh, ay may kausap sa chat. Nako, hindi nag-uusap, nagse-cellphone, chat-chat, ay magkatabi na. I-chat-chat pa. Anip talaga. Oh, so, ganyan po ang Pinoy ngayon. I don't know if you analyze that. Dahil sa revolution ng cellphone na ito. Oh, hindi rin maganda. Oo. Kahit ako minsan gaganon din, no? Pero again, I think kailangan buksan tayo sa katotohanan na talaga ang laki ng difference ngayon ang ating panahon, no? So, when we talk about success, it will always start how yung ating sarili inaayos. Because if you know how to fix yourself in a right manner, magtatagumpay ka talaga. Tama po ba? Nakuha niyo po yung sabihin. If you know how to handle yourself, your manner, your character, your mind, and everything, in a right perspective, magtatagumpay ka. Kasi ang success will not begin by, you know, doon sa pagtatrabaho mo, sa makaroon. It will always begin when you experience victory in yourself. Na alam mo kung paano ayusin ang iyong sarili. Because if you do not know how to handle yourself, ay magpapataka. Ano ba yung term dyan? Pataka ka na lang sa buhay mo. Ayan ang mangyayari. So, I wanna give you the title today about being faithful goes with success. Because it will start how to be faithful to yourself. And when you face other people, you will be faithful. Oh, kasi ang nagsisimula ng transformation is not doon sa kausap mo. It will begin to you. I believe on that. That is the major that is most effective thing that you know a person can experience in life. So, being faithful it starts with you sa Diyos. Okay? Tapat ka ba sa Panginoon? At tapat ka ba sa sarili mo? Kasi kung hindi, then therefore, there is something that you have to realize in your journey. The question here is there anyone who succeeds who is not faithful? Meron bang nagtatagumpay na hindi tapat? Ah, meron nagtatagumpay, corrupt.
Oh, they think they are victorious. But in reality, they are empty. Oh, tapos, puro sama ng loob. Tinan mo, ah, yung ating, natago ko na lang sa pangalang as a code name na ES. Alam nyo ang ES? Executive Secretary. I will not name it kasi bawal. Alam mo, nung nakita ko ang ating executive secretary na Shangri-La, I supposed to magpa-selfie sana ako. Pero nakita ko yung mukha niya, very sad. At talaga ang lalim ng inisip. Kasama yung family niya, hindi siya makafocus. It's because of the big trouble in his career. Alam niyo kung bakit? Alam niyo naman siguro, di ba? Yung ating ES na palitan na ang ating cabinet is because of the sugar, you know, yung crop. No? Okay. So, but again, iba pa rin yung faithful eh. Kasi when you say faithful, you have the confidence, you have the credibility, you have the touch, you have the power. You can change anyone because you know from the beginning you are true to yourself. Minsan ang tao, it begins with lies, yung pagsisinungaling o bagay na hindi tapat is because sa sarili niya hindi siya tapat. Yan po ang totoo. And that's why I believe succeed ay may kinalaman yung pagiging faithful sa bagay na yan. Kasi kung hindi ka faithful, then therefore there is something wrong. Let us look at the introduction that I have here from the Wise Bible Commentary. Binasa ko ito. And I read the story of the text that was read to us. Ito ay sinulat ni Paul, yung letters, no? Sa Timothy. Kay Timothy. Si Timothy kasi ay kanyang mentor, minementoran niya si Timothy, no? O ibig sabihin, mga pastor, mga apostle, o mga assistant pastor niya. Nung sinulat ni Paul ang letter na ito in the life, sa buhay ni Timothy, no? Meron siyang parang drastic change sa buhay ni Paul. Napakahirap kasi ng sitwasyon ni Pablo that time eh. Kasi alam niyo po, sa panahon na ito, nung nagsusulat si Pablo, ay according kay commentary, nakakulong po siya. Ibig sabihin, hindi po maganda at maayos yung kalagayan ni Pablo sa Roma. Tama niyo po, sa Book of Acts yan, ha? Yung story ni Paul. If you're going to read the life of Paul, you read the Book of Acts. Okay? Beginning chapter 9. Kasi chapter 9, doon siya binago. No? Doon siya nadapa, nabulag, at doon siya binago ng Panginoon. So chapter 9, and then beginning chapter 9, you begin the journey of Apostle Paul. Journey missionary 1, 2, and 3. Tatlong missionary na nilakbay niya buong Europa. No, we call it 3 missionaries journey of Apostle Paul. Okay? So, dito naman, humaharap din siya ng kamatayan niya because hinatulan siya. Diba? Alam naman natin na napakababaw at hindi naman makatarungan. But in his situation, ay nalalapit din ang kanyang kamatayan. No? Because if we're going to read that in 6, makikita mo na yun ang situation ni Paul. No? And then, ang mas masakit dito sa sitwasyon ni Pablo, lahat ng mga associates niya na wala sa ministry. Now, you wonder, ano ang magiging kalagayan ni Paul? Ano ang naiisip ninyo sa kanyang kalagayan when it comes to ministry? No? Ibig sabihin, nawala talaga ang only isang tao lang natili kay Paul in the story, in the Book of Acts, ay si Dr. Luke. Kaya naisulat yung Luke na ito ay libro, no? Na isinulat nakasama si Pablo. Kasi Dr. Luke was a doctor, literally. No? Sa totoong buhay,
doctor talaga si Luke. Okay? So, he's a writer, but he's also a doctor. No? Na sinamahan niya si Pablo kasi may karamdaman din si Pablo during his journey. No? So, kumbaga, kung iko-conclude natin yung buhay ni Pablo, it was a dark hour for him. Madilim talaga ang kanyang buhay at pangit talaga. As in, pangit sa pangit. No? Describe nyo na yung kapangitan ay meron si Paul niyan. Pero, regardless of that dark hour, Paul did not think of himself. Okay? He was concerned about the ministry and he was concerned about Timothy. That Timothy is the successor of Paul in the ministry. And that way, gusto niyang ipakita at sinasabi niya kay Timothy sa writing, if you're going to read yung binasa ni wife ni Christine, ay makikita mo how Paul encouraging Timothy sa kanyang buhay. Despite that Paul having trouble in his life. Remember that. Okay? And then he keep on encouraging Timothy because Timothy was facing difficult situation. Dahil bata nga siya, itong mga matatanda sa iglesia ay not in good hands with Timothy kasi parang minamaliit nila si Timothy. Ay, bata yan. Hindi yan ubra. So, in that way, kaya nga yung sa writing niya, my dearest son, my beloved Timothy, you know, that's a beautiful, very inspiring letter to Timothy. Kasi, ito yung character ni Timothy. Timothy was timid. Alam mo yung timid? Ah, ito yung minsan yung mga taong parang walang confidence ba? Yung mahiyain. Bang nanliliit sa sarili. Diba? Alam nyo ba yun? Mga ganon. At that time, meron din karamdaman si Timothy, yung kanyang physical ailment. No? Meron siyang condition na ganon, na masakit. No? And then, sabi dito, he tempted also to let the other people take advantage of him. Kasi nga naman, masyado siyang timid. No? Also, not to assert his authority as a senior pastor. Gusto man niyang gamitin yung kanyang pagiging pastor as senior pastor, pero sabi ni Paul, wag, do not do that. No? So, in that situation, it's been difficult, but Paul is giving him the right advice and encouragement. And then, if you look at other people here, si Tychicus, no? He tried to replace Timothy doon sa Ephesus, kasi doon sa galing eh. And then ang point of view para samahan si Pablo doon sa ministry na yon. No? So ito yung situation na sinasabi ko nga sa ministry mahirap na wala kang confidence. No? Mahirap na yung bang you cannot prove anything. Kailangan sa ministry the fruit of your labor. Yung sinasabi kong pagkapala, yung sinasabi kong marami ka dapat talents, kailangan marami ka talaga. Kasi gagamitin mo yan sa ministry ng Panginoon. Because people will always look at you. Okay? Maraming titingin sa'yo. Maraming maninita sa'yo. Because they want to see pastor as, you know, the most intelligent, the most, you know, mahina, no? Mahina. So, kuminsan, yan ang mga problem ng mga leaders, yung mga walang confident, no? Nanghihinaan ng loob. Kaya pagdating sa ministry, pag-handle sila ng mga problema, ay wala na, no? Sabi nila, give up na ako. Hindi ko na kaya. It's better to sleep, no? Than to serve. So, ito yung mga situation that somehow you have to think what kind of leadership and what kind of ministry meron si Paul at meron si Timothy, no? But in here, may mga prinsipyo na maaring nakakatulong sa payo ni Paul. At maari ito rin ay makakatulong sa atin, sa ating gawain at malamang ay makakadagdag sa ating kaalaman
mga essentials na kailangan i-possess ng isang leader o isang tao na gustong magtagumpay sa buhay. Ay kailanganin natin ito. No? So, I have three things today. No? Number one, kailangan kung magiging tapat ka at gusto mo maging tagumpay, una nating gawin ay palakasin yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasi ito yung mga problem ng mga tao, lalo na si Paul, lalo na si Timothy. Nanghihinaan ang loob si Timothy. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. No? Ang hirap kasi pag hindi mo alam ang gagawin mo eh. Diba? Kasi pag hindi mo alam ang gagawin mo, kamukha kang kawawa. No? Pero may mga hindi lamang sa pastor, maging individual o maging tao, may kanya-kanya tayong kahinaan at problema. Kuminsan, napapagod ka. Kuminsan, parang ayaw mo na magsimba. Kasi ganito yun. Kung ano yung mga bagay na nangyayari sa sarili mo na pangit, it may always reflect your personality. At talagang madadamay ang lahat. Pati ang ministry mo, pati ang pamilya mo, pati ang career mo. Kapag lagi kang may dinadalang bigat, no? At ang bigat na yan, talaga mabigat yan. Mawawalan ka talaga ng gana. Kaya, very important na sabi ni Paul kay Timothy na kailangan mag-spark yan. Kasi pag nawala yung spark ng pananampalataya ng isang tao, delikado yun. Dedo yun. Dead. Ano yun? Dead on arrival yun. Alam niyo ba yung dead of arrival? Naka-encounter na ba kayo? Pumunta na ba kayo ng hospital na nagmamadali? Kasi tulungan mo yung dead arrival, yung sa ano, emergency. Minsan pa nga, hindi ka makasingit sa emergency. Magagalit ka na, magwawala ka na. Di ba? Ganon yun eh. Ganon ang nangyayari sa'yo. Sa, kapagka nawalan ka ng pananampalataya, you are in the situation of death on arrival. Sige. So sabi ni Paul is steering up afar into flame. Kailangan mag-aapoy ka. Kasi nung unang tinanggap mo ang Diyos na ligayahan ka, minsan sa journey mo, unti-unting nawawala yan. Lalo pag discouraged ka na. Tapos pangit na yung mga nararanasan mo. So pag hindi mo yan in-expart, ay talagang mamamatay ka sa iyong pananampalataya. Kaya that's why it is very important to look at first yourself. Kamusta ang iyong pananampalataya sa Diyos? Meron ka pa bang pananampalataya? Kasi ang pananampalataya, buhay yan kapag totoo ka sa faith mo sa Diyos. So, I guess number one to stir up the life of Timothy. Number one, I think love is the most important. No? Sabi ni Paul kay Timothy, my beloved son, verse 1 and 2, my dearly beloved son, Timothy. What does that mean? It means that he loves Timothy. Timothy, alalahanin mo yung mga nakaraan mo, na yung ginawa mo, you become better, you are strong, your faith is nice, ipinasa sa'yo ng iyong magulang, lahat yan, sabi niya, maganda. And doon sabi niya, you are loved. No? Kasi minsan, pag you felt that alone, that nobody loves you, minsan nararamdaman mo yan. No? Nawawala yan. Eh. So sabi niya, you need love, Timothy. So in here, he's trying to extend the grace to Timothy, saying three things: grace, mercy, and also peace. Because sinasabi niya, mahal ka ng Panginoon, Timothy. And I guess to those who do not
felt the love. Ah, tandaan nyo na mahal tayo ng Panginoon. No? Yan ang sikreto upang mag-spark ang ating pananampalataya is to recognize that we are loved by God in our life. Okay? Pangalawa ay yung panalangin, no? Ipinababatid niya kay Timothy na, Timothy, we are praying for you. Hindi kami nawawala, hindi kami nagsasawa na ipanalangin ka. Because it is very important, ito, tandaan niyo po yung prinsipyong ito sa panalangin. Ang prinsipyo ni Paul, when he talks about prayer, ganito, his prayer is always done what so-called compassion and concern. You do not pray is because may nag-request. But we pray because of your compassion and your concern. Tama po ba? Kasi pag ang panalangin mo, walang concern, walang compassion, nothing happens. It's just a word that goes around. But if it's compelled with compassion, meaning with love and concern to somebody, that is powerful. You will always felt the concern and the compassion. Okay? So, kaya napansin nyo naman, si Timothy, the last days, no? Gusto niya na ni Paul na magkasama sila sa ministry, na maging masaya naman si Paul, kasi si Paul nangangailangan din ng kalinga. Kasi mag-isa rin siya sa Roma, nakakulong. And so, he wants, you know, kung sino yung nagmamahal. Alam mo naman, kapag may mga taong nag-iisa ka, di ba, naghahanap ka ng pag-ibig, love by other people. Kuminsan kasi pagkulang yan, minsan ay hinahanap ko sa iba. Yan. So, the same feeling that Paul experienced, and so he said to Paul, ay, Timothy, we are praying for you. The same day, sa ating panahon, no, kailangan din natin ng tamang panalangin na talagang may compassion at may concern. No? Kasi sayang kapag hindi natin ito in-acknowledge. Another thing is your confidence. Ito yung pinaka-importante na sinasabi ko if you look at verse 5. No? Si Paul did not think of Timothy's yung kanyang sadness na isang patunay na maaring nag-failed si Timothy o walang nag-care sa kanya. But what is assuring ni Paul kay Timothy is yung kanyang pananampalataya was genuine. Totoong pananampalataya. And I guess, yung faith na genuine, it builds your confidence. Talagang kahit anumang pagsubok yan sa buhay, kapag meron kang confidence, no, magtatagumpayan. No, kahit sa trabaho, if you felt that you are useless, minsan nagko-conflict ang mga tao, huwag niyong walain yung confidence na yan sapagkat yan ang nagbibigay sa atin ng favor sa ating ginagawa. And that is very important, yung ating confidence. And last but not the least, is yung God's gift. Tandaan niya, sabi niya kay Timothy, Paul, Timothy, tandaan mo, meron kang gift, no? At yung gift na yan ay ginagamit mo yan sa iyong ministry at sama-sama tayong maglilingkod sa Panginoon. Because everyone has a gift at lahat tayo binigyan ng Panginoon. So itong mga bagay that Paul is emphasizing, it may strengthen your faith to God. Kaya kailangan, number one, to strengthen your faith, kailangan mo ng pag-ibig. Kailangan ng panalangin, kailangan buo ang confidence mo, at remember na binigyan ka ng gift ng Panginoon that you may use wherever you are so that it will always remember God, it will strengthen your faith wherever you are. So, yun po ang pinakamahalaga, no? At kapag yan ay naging malakas, ay wala kang problema kahit anong
pagdaanan mo. You will remain as strong as it is. Remember this, timid has no place in the ministry. Kasi kung mahina ka, malangya ka, ay malangya, yung malangya ba, weak, ay talagang walang mangyayari sa ating ministry. Kung tayo ay tatamad-tamad, kung tayo ay nangihina, walang mangyayari. Because you will not experience joy, hindi mo mararanasan yung enthusiastic spirit, no confidence at all, then therefore the ministry is dead. So, that is very important in every success. Tandaan po natin na kailangan very important na meron kang strength, na may magagawa ka pang marami at kaya mong ipagpatuloy yung gawain ng Panginoon. No? Remember, in the business world, according to Dr. O'Malley, yung may-ari ng Gardenia, is my friend, sabi niya, you need the word pie. Kailangan may pie ka. Kung wala kang pie, you will not be successful in life. Sabi niyang ganun. Kasi napatunayan niya from nothing to something. Si O'Malley po ay nagsimula sa wala, naging empleyado, you know, lahat, naging janitor, and everything. But because of his knowledge and his learning, at nagpaturo siya, inaral niya ang marketing, lahat inaral niya. Hanggang one day, kinuha siya ng gardenia. Ang gardenia pa noon, maliit lang eh. Ngayon, dahil sa kanya, pinalaki na yung gardenia. You watch that in YouTube. You panoorin nyo yung buhay ni O'Malley, Dr. O'Malley. No? Ang pie na yan ay may ibig sabihin. Number one, innovation. Excellent. And passion. Remember, if you want to do something, you need the pie in your life. Innovation, excellent, and passion. Kailangan, isipin mo, kahit hindi ka perfect, gawin mong excellent yung trabaho. Sa ministry, kailangan excellent. Ipakita mo na doon pa lang nagsisimula ka na maging excellent. Alam mo na, nasablay ka, then you have to grow. You have to improve. Kasi kung mawala yung salitang improvement, eh talagang walang magagawa na pangit talaga gagawin mo. You cannot earn the word excellent if you will not do the thing that you need to do. Tama ba? Innovation. You have to innovate. Kailangan hindi yung pwede. Ito pa rin yung dati, 1970s yung pang ginagamit. Yun ka pa rin. Bah, eh, huwag ka naman masyado makaluma. Ha? You have to innovate. You have to do something more, you know, na maganda, no? And mostly, the most important is your passion. Hindi dapat mawala. Pag nawala yung passion mo, goodbye na ang karir mo. Okay? Oh, if you have the pie, then it creates more effort, then it creates more success. And the Lord will favor you in that regard. Yun po ang maganda yan. Oh, hindi sa akin galing, ha? Principle yan ni Dr. O'Malley, yung may-ari ng gardenia. Ha? Ang pangalan niya, Simplicio O'Malley. Okay? Oh. So, gusto kong pumunta na sa pangalawa, points. No? So, yung una, kailangan by strengthen palagi ang iyong pananampalataya sa Diyos kapag hindi mo pina-strengthen yan. Goodbye, people. Talagang malalagay ka sa dead on arrival. Mawawala ka, magwindang-windang talaga buhay mo. Oh. Pero pag pinalakas mo pananampalataya mo, your hope will always spark. You do more, you do better. The Lord will favor you and you will be successful. Pangalawa, sa gawain ng Diyos at gusto nating maging matagumpay, dapat hindi tayo nahihiya. Tama ba? The word ashamed. Oh, you are not ashamed. Look at verse 8 to 12. Nakalagay dyan. No? Sinabi ni Paul kay Timothy, do not be ashamed. Huwag kang mahiya. Kapalan mo ang mukha. Ang tao ngayon ang kakapal ng mukha. No? Literally, mga kapal.
ngayon ng tao. Kasi, pagpahiya-hiya ka daw, wala kang magagawa. No? Walang mangyayari sa buhay mo. Kaya kailangan, you build this confident. Do not be ashamed. Because, ang pagiging hindi mahiyain is the key to deliver yung ating mission sa buhay. No? Kasi, very important na hindi tayo nahiya. No? Dapat, ina-admonish natin ang mga bagay na magaganda upang ito ay mag-glorify at magiging matagumpay ang ating buhay. Even Paul and Timothy admonish himself, in-admonish niya, and then Timothy grew, and he became a leader in the ministry. So, here, sa verse 16, may salitang Onesiphorus. Ibig sabihin, was not ashamed of Paul's chains. Oh, ito yung taong na nagbigay ng report, no? At hindi nahiya. At talagang is confident to testify the goodness of our Lord Jesus Christ in his life. So ito yung mga binigyan ng pagpapala ng Diyos. So, ang mga bagay na hindi nahiya, dapat hindi ka mahiya sa iyong testimony. Because remember this, do not lose your testimony. Kasi ang testimony mo is the evidence of who you are, how you change, and how you grow, and how you prosper. No? Kasi yung iba nahihiya sa kanilang testimony, dahil ganito ako nung araw, dahil ako yung nagtitinda ng taho, tinapay. Si Umalingan, nahihiya, nag-janitor eh. Oh. So, di ba? Ang sarap kasi pag nagtagumpay ka na nanggaling ka sa wala. Kasi ang dami mo ma-inspire talaga. Di ba? Ang sarap makinig sa mga taong ganun, di ba? So, in here, yung pagiging timidity ni Timothy, you know, medyo madali sa kanya, pero again, para supposed to be to avoid anything na pwedeng mangyari. But again, hindi yan magtatagumpay because, again, lalo ka lang masusukom sa mga problema, no? Oh, so, in other words, ang encouragement na kailangan dito, number one, na binanggit sa book ni Timothy, kay Timothy, ni Paul, para ma-strengthen siya to encourage Timothy. Number one, I think you have to understand, God gave us the power, verse 8. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan upang ang ating mga suffering sa buhay, minsan ang suffering kasi, minsan nagbibigay sa atin ng ng malaking dilobyo ba. Pero the fact that God is teaching us to be faithful Christian, no? Tinuturuan tayo na maging tapat sa lahat. Yan po ang maganda. And then, hindi natin pwede sabihin natin hindi kaya because, in fact, God has given us the power para ma-overcome ang mga bagay. Kaya nga, kailangan natin ng salita. Pangalawa, tinawag din siya ng Diyos hindi dahil sa kaya niya, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Let us always remember to recall good things about our life. Tinawag tayo sa biyaya ng Diyos. No, may plano ang Diyos sa buhay natin, so we do not waste our time, but we give value on it because it is by God's grace that we receive all these things that we have in life. Ang panghuli, Christ has defeated death. Ibig sabihin, kung namatay na at nabuhay muli ang Panginoon, ibig sabihin, nagtagumpay ang Diyos. Tama? So, again, ano ba ang dapat katakutan? Wala na because I know from the beginning, na after death, there is life na alam natin lahat magtatagumpay yan. Kuminsan, ang Christian natatalo, but in the end, Christians are the winners. No? So, yun po ang good news sa Panginoon, no? Na binigay sa atin. Then, pangalawang bagay na dapat hindi tayo mahiya, ay dapat maintindihan natin na don't be ashamed of the Lord's prisoner, no? Tayo ay anak ng Diyos, no?
And we witness the gospel of Christ. At yan ang mga bagay na ipinagmamalaki natin bilang Kristiyano, no? Na tayo ay tumanggap sa Panginoon, at tayo ay anak ng Diyos, at tayo ay magpapatotoo. Kahit saan ka magpunta, dapat ay kasama mo ang testimony mo. Eh? At alam mo na anak ka ng Panginoon. So, that is a proving that you are faithful to God. And the Lord will always bless you when you receive the favor. So, bakit tayo hindi dapat mahiya? No? Kasi tinawag tayo ng Diyos. No? Even Paul was called in Damascus at naglingkod sa Panginoon. And then, he's also became the apostle. At kinumisyon siya ng Panginoon para maglingkod. And he's also a teacher ng mga Gentiles. He shepherded the churches. And also, he was confident in Christ because he knows that Christ already victorious in his life. At ito ay kuminsan in difficult days, no? Kailangan maging strong tayo. We should stand the truth and be willing to be suffered and also not to be ashamed. Okay? Yan ang very important. Alam nyo, sa generation natin, no? Marami ang problematic ngayon. No? Kaya ito ay kailangan nating alalahanin, no? Na hindi dapat ito nawawala sa ating pagkatao. Okay? So, ang panghuli ay pagiging loyal sa ating gawain, no? In every generation, you know, God's work remained strong and stood steadfast, no? In all circumstances. At sa lahat ng mga pagsubok ay talagang nanatili pa rin ng Diyos. Paul also became a man to his words. Hindi rin siya wala sa mga salita niya, hindi naging totoo. And then in fact, he kept on encouraging Timothy to follow his example. Kasi ang point of view dito ay naging totoo si Paul. And yung kanyang mga naranasan ay gusto niya lang ibahagi kay Timothy yung mga halimbawa ng kanyang ginawa. And I think that's part of growth ng ating buhay, no? Isinishare natin kung ano yung mga narating mo, yung mga tagumpay mo, yung mga bagay kung saan ka nahirapan. Why? Because you are teaching them the wisdom that you ponder upon your life, no? That's why it is very important na alam natin ito. Then, two things, no? Sa pagiging loyal natin sa Diyos o sa ministry. Number one, dapat loyal ka sa salita ng Diyos. You share the truth. And because Paul shared the truth to Timothy, and then nanatili siya. And the responsibility, pinanghawakan niya, no? At again, yung mga bagay na yan ay responsibility na kailangan natin panghawakan. And also to guard our life sa lahat ng mga temptations, no? Because tayo ay humahawak ng salita ng Panginoon. That's very important, no? Tapat ka ba sa salita ng Diyos? Yun ang mahalaga. Kasi kaya nga minsan, ang hirap magsalita na hindi mo ginagawa. Kasi minsan, sabi nga ni Tulpo, walk the talk. Kaya nga si Tulpo, ano tawag doon? Talagang strong, no? Kasi ginagawa naman talaga niya. Yung minsan lang nasusobrahan. Pero okay lang. Kasi nakatulong naman sa community. Ang dami na tutulungan. No? Tapos yung mayaman. Alam mo kay Tulpo, lalo sa yung mayaman. Kasi, he walk the talk. Binibless yung kanyang show. Binibless din yung kanyang pagiging senator. Ha? Kaya yung mayaman lalo. Kaya po, pinapanood ko yung
kung gaano sa kayaman, nako, lahat yata ng bahay ang pinapagawa ngayon, ang laki. Tapos, ang dami niya mga sapatos. Kasi dati, walang-wala siya. Kaya nung walang-wala siya, mga sapatos niya doong araw, wala daw sa mabili, isa lang, nanghihiram pa ng mga medyas. Sabi niya, lahat ng makita mo, araw-araw, ang dami niya mga sapatos na mamamahal. May mga pangalan talaga. Grabe. No? Kaya, nakakatuwa. Pero, ako, natutuwa. Hindi naiinggit. Natutuwa. Because of the change of his life is a genuine testimony of how he became truthful to his word. Tama? Oh. So, yung salita, kailangan nating gawin. Kaya nga, sa bahay kami, sabi ko, ang salita kailangan gawin. Oh, very important sa akin ang word of honor. No? So, oh, pero wala naman akong binanggit kung kailan ko ibigay, di ba? I'm being honest. Wala akong binanggit kung kailan ko ibigay. So, but I said, will return. But I did not mention any date. Tama? So, pwede kong ibigay next year. Oh. So, yun ang totoo. Oh. So, meaning, I'm still safe of my word. Di ba? Oh. Kaya minsan ako, ayaw ko magbitaw talaga ng mga salita, ng mga pangako. I do not lie. Kasi sabi sa Bible, do not swear. Kasi, pag nag-swear ka, baka mapako. Kasi ang tao, napapako talaga. Oh. Kaya sabi sa Panginoon ng payo, do not swear or else pako ka talaga. Oh. Pangalawa na bagay you have to be loyal is you have to be not only, of course, word is number one. You know, live by your by the words you said. No? Second, be loyal to God's servant. Very important din, na maganda rin naman ang payo ni Paul dito, no? Maging tapat tayo sa lingkod ng Diyos. It's very important. Because if you look at the life of Paul, in the, lalo na sa province of Asia, marami kasing, ano, yung district na yan ng mga Roman, malaki yan eh. No? Malawak yan na district, maraming compositions ng district niyan, kinumpres yan. Doon sa panahon na yan, sa province of Asia. And then, dahil kinumpress yan sa Roman, no, si Paul kasi ay missionary, so si Paul ay pinagbawal dyan na pumasok. Kasi itong lugar na bawa, sa China, pag sinabi nilang, ano sila, ang China ay, ano, yung mahilig mag communist. Pag sa communist, bawal ka pumasok, ang Kristiyano doon, bawal pumasok. Ah, papatayin ka nila. Oh, kaya nga, ang mga tao doon, nag-worship sa underground para hindi makita, no? Kaya mahirap. Kaya mangyari, ganyan ang sitwasyon ni Paul, no? Pinagbawal siya doon. Sa second journey niya, naranasan yan. Kung saan siya biniten, kung saan siya pinilayas. You can read that in the book of Acts, chapter 16, no? Kaya naging ano, magulo talaga yung sitwasyon ni Paul sa province of Asia. No, yung dominance. Kaya si Paul, hirap na hirap. The time. Kaya nga na, nung pumasok siya, tinan mo tuloy, na nakulong siya. Di ba? Oh, but on the third missionary journey, na, of course, nanatili siya ng ilang years sa Ephesus, no? At doon, buong Ephesus na yan, nung hindi siya makapasok muna ng Roman, sa Ephesus na pumunta, na-evangelize niya buong area, no? And again, ang point of view dito, yung mga leaders ng church, ang mga taong nag-accuse kay Paul, halimbawa si Pigellus, si Hermogenes, you can check that in your Google, or you read 15, sa Timothy. They were the leaders in the church na nag-oppose kay Paul. And in fact, hindi siya tinulungan, no, na depensahan sa Rome. Sila yung mga nagpinabayaan si Pablo. Kumbaga, may mga tao talaga na kala mo kaibigan mo. Oh, humugot na ako. Ah, may mga kaibigan na kala mo totoo. Oh. Ayan na sinasabi ko eh. Ah? So,
ang point of view dito ay si Paul ay hindi siya pinabayaan ng Diyos. In fact, he proves that God is victorious. Kasi the more na ino si Paul, the more naman na i-blessed si Paul. At in fact, naging sikat si Paul sa Rome. Di nyo ba alam, nung nakakulong sa pinakasikat yatang lugar na pinagkulungan ni Pablo is yung lugar niya. Imagine this. The picture. Ha? Ang dami bumibisita kay Pablo. Ha? Kung pwede nga lang, magpasingil siya ng bayad sa mga, di ba, iba, magpumunta sa isang lugar, gusto mo bumisita. Di ba, may entrance fee. Siguro mayaman na si Pablo, for so many years niyang ginagawa yan, binibisita siya, malalayong lugar. No? Naging ano siya eh, naging city, naging picture siya ng mga dayuhan. No? Naging tourist spot yung lugar na yon kung saan si Paul kinulong. And then, when he visited by people, he ministered, he shared the gospel. No? Kaya, ang point of view here is, you know, paglingkod ng Diyos, ay pinoproteksyonan ng Diyos. Okay? Kahit nagkasala ang isang minister. Remember when David, no, against yung kanyang kaaway na isa na nainggit, ay si Solomon, ay sabi niya, huwag mong gagalawin yung lingkod ng Diyos. Or else, you will be in charge the liability to God, no? So again, no, respetuhin ang mga manggagawa ng Diyos in a sense that it is the minister of God, no? And yun ang mga bagay na patutuo ng Ecclesia na God has been true to His word and He will bless it. So very important ang loyalty sa gawain, no? Kailangan ng katapatan natin. Kasi dito natutuwa ang Diyos pagka tapat tayo, no? Hindi natin alam, do not underestimate the power of little things because for God it is wonderful at he will do things necessary for his ministry. So, lahat naman tayo, no? Sabi ko nga, maging tapat ka sa sarili mo and you will start the word honor. And with that, bahala ang Diyos ang magpala sa atin, no? So, in here, if you want your ministry be successful, kailangan ay palagi tayong tapat sa Kanya. Because being faithful is goes with success. Oh, yun ang totoo. Kasi kung tapat ka, magiging tapat din ang Diyos sa iyo. Kung hindi ka tapat, you're being unfaithful, God is also unfaithful. So, be faithful and it goes with success. Yun ang maganda. So, mauuna ang katapatan. So, in line with this, being faithful goes with success, ay makita mo, number one, na meron tayo kanina, is very important na ang pananampalataya mo hindi namamatay. Dapat activate, no? And pangalawa, hindi tayo nahihiya kung ano man ang meron tayo. If it's ministry, do not be ashamed of the ministry. You have to show to them that we love Christ. We love being Christians. Kasi iba, nahihiya pa ako. Ayaw niyo sabihin kung anong denomination. Nahihiya sa Nazarene. O iba, nalilito. Iba, parang ayaw. Lalo pag minyayang barkada, ayaw. Nahihiya sabihin kung ano siya. You know, those things are very important na hindi tayo nahihiya. No, be proud always. Ako, hindi man nakahiya. Nakita nyo. Kahit saan ako magpunta. You know, I am a pastor. What is your ministry? What is your career? I am a minister. No? Kaya, kahit anong organization, ang tawag pa rin sa akin, I am the pastor. No? Kahit saan, sa Rotary, sa
sa golf, I am a pastor. Kaya minsan, pinangunahan ko sila nung nagkaroon kami ng 7 last words. I lead them. So, yung mga, hindi ko nga alam, magagaling pala ang mga businessman sa ano, pag-share ng mga word of God. Gagaling kasi may mga experience sila na talagang mamamanghakan. Ang lalim pala nila sa ano, sa faith. Ang lalalim. Mga kalukuhan pero ang lalalim. May mga hugot. Kaya, again, whenever where I go, I don't care, but I'm very confident that I am pastor, I am a minister, I am a children of God, no? Wala akong kinakahiya, no? So, that is very important that you being proud of it, okay? And also, be loyal to where you are. Kasi sa trabaho, importante din ang loyalty. Sa ministry, it is very important where you came from. Sa family, it is very important you understand where you came from. Sa lahat, sa business mo, whatsoever, is always the word be loyal. It's a essential word to the ministry. Because the point of view here is why I said that, because God first, He became loyal to His commitment. Tama po ba? Oh, siya yung modelo ng pagiging loyal, no? Love yung kung anong meron ka, no? Do not look other things. Look what you have and be confident, be proud of what you have. Okay? Yun ang maganda sa gawain na ito. So thank you very much and may God bless us and bless you throughout the week of today. Good morning, church. Morning. Ang ganda ng message natin today. Ang dami kong natutunan, dami kong notes, nag-take note ako. Tatlong bagay ang kailangan natin gagawin para to strengthen our faith. Ang keyword doon is PI. P stands for passion. I stands for innovation. And E stands for excellence. So, ang ganda, no? Dapat para meron tayo noon para maka-strengthen ang faith natin. Okay? For our tithes and offering. Why should we tithe? Because it is a command from God. God is inviting us to become, He wants something for us, but because He has a better life for us when we choose to put Him first. When we tithe, we are not actually giving at all because anything we have is a gift from God. So we are just returning to God what's already His in the first place. So ang ganda, no? Ulitin ko, ha? God is inviting us to tithe not because He wants something from us, but because He has a better life for us when we choose to put Him first. So I'm calling now the ushers to gather our tithes and offering. Thank you.
Okay, let us pray. Most gracious and ever merciful God, we thank you so much for providing our needs. Bless our income and our source of livelihood so that we can give more to your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Celebration every week. Una, ngayon, we will be celebrating Happy Teacher's Day. Okay? Ang ating mga teacher actually is our pastor. So I'm calling now Pastor Mickey. Diyan ka na? Pastor Andre, Johnrey Bono. May proposition. Pastor Andre. Wow! Okay? Every week, may mga celebration tayo. Tandaan nyo yan, every week. Pastor Johnrey! At saka, pre-pray sila ni sa ating NYI President. Malimutan tayo ko. Okay. Pastor, dito po, pag-pray po kayo. Pasado, may bayad ka agad. Happy Teacher's Day. Wala kasing ibang teacher, kayo lang. Okay? Pray mo. Pag-pray po sila. Dito kayo pa siya, kasi hindi ka kita pa tayo. Tayo daw lahat. Lay hands natin sila. Our Heavenly Father, maraming salamat sa Johnrey and Mr. Mickey, Panginoon. Maraming salamat sa binigay ng teachings, Panginoon, para may tuturo sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Lord, kayo po humihiling, Panginoon, po ng kapay, protection, at ilihin niyo po sila sa kapahamakan, Panginoon, po, at sila po ay pagbigay pa ng blessings sa amin, yes. Panginoon. Yes, Lord. Lord, maraming salamat sa buhay na niyong binigay. Kaya po humihiling, Panginoon, po ng more blessings para sa mga itong lingkod na ito, Panginoon, po, hindi niyo sila kayo, Panginoon po, kayo nang bahala sa bawat isa, Panginoon, kayo nang bahala sa buhay nila, Panginoon po. Pag-amin sa aming dalangin, sa mga kami sa Panginoon Jesus. Ay, another announcement. Mamaya, ititreat ko po ang mga players. Okay? Doon daw tayo sa Cafe AC. Tapos, ang Cafe AC, doon na siya banda ngayon sa harap ng harap daw ng Inaris. Ah. Okay, after lunch, right after lunch, alis na tayo para nandito tayo, alis tayo dito ng mga 1. So mga 1:30 na doon na tayo. Okay, maraming salamat sa ating Board of Steward for that generosity. Paano yung supporter nila? Kasama ba ito? Okay, may I ask you to stand up and may you receive the benediction this Sunday afternoon. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Let us sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures
here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Okay, maraming salamat po. May you please be seated para po sa ating announcement. Okay, first announcement po. Siyempre, hindi nagbabago ang ating prayer meeting. Inaanyayaan ko po ang ating ibang mga kasamahan sa simbahang ito na encourage and motivate you to join us every Friday night at 7:30 via Google Meet. Nasa last series na po tayo ng ating topic and maghahanap po tayo ng bago nating resource material. Ito po yung nangyari last Friday. Maraming salamat kila Mama, Papa, kay Ate Chris, kay Paolo, kay Ate Christine, kay Desi and Cassie, kay Angela Diorit, sa girlfriend, napakagandang girlfriend daw ni Paolo, sabi ni Mami. Si Mami, si Rika, si Ronald, si Faye, and Taripe. So yan po kami last Friday and I hope sana makita namin yung profile pic nyo. Ayaw nila mag-on cam eh. Ewan kung bakit eh. So, but, ako lang laging naka-on cam except pag si Paolo nagpapakita sa kanyang sweetheart. Nag-online siya dun eh. So, again, every Friday night po at 7:30, prayer meeting po natin via Google Meet. I encourage you to join po. Lalo na po para, sabi nga nila, ang simbahan na hindi nagdadasal ay hindi lumalago. So, maraming bakante. So, kulang tayo ng pagdadasal. So, inaayang ko yung sumali sa ating pagdadasal para po lalo tayong dumami. Next, Sunday worship service ay kailan? Sunday. Sa every Sunday po at 10 a.m. Minsan po late. So, pasensya na po. Minsan nalilate tayo dahil po ay late tayo. So, kung maaga tayo, maaga rin po tayo matatapos. Kasi po, ang plano po natin, matapos ng 11:30. Bakit, Pastor, 11:30? Kasi 11:30 to 12 o'clock po, may konti tayong short group para po to discuss and to pray for each other bago tayo mag-lunch fellowship. But dahil 12 or 12 lagpas tayo, 12 natatapos, hindi na po natin nagawa yon. But again, every Sunday po at 10 a.m. ang ating worship service. May FB live rin po tayo. At the same time, in the evening, ang ating YouTube recording po. Next po. NYI service last Sunday, nagkaroon tayo ng short fellowship with some of the youth from the New Hope. At nagkaroon tayo ng short devotion about effort. Alala niyo yung effort, di ba? So, dapat may extra effort tayo para sa Panginoon. And we played Spyfall. Oh, nagkaalamanan. Yung ganun. Ewan ko kung ano yun. Yung pala, drums pala yun. hindi ko na kuha yun. But, pero, hopefully, siguro, laruin natin sa Cafe XM mamaya. So, bahala sila dyan. So, yung NYI service po every other Sunday. So, next Sunday po, meron tayong NYI service. So, huwag kayong mawawala. At bigyan nyo ng konting time kasi may mga palaro ako na gagawin sa atin. So, sana makasama namin kayo. And please invite your friends para po mas dumami tayo. Kahit po hindi kayo 13 years old or 25 years old, basta you consider yourself youth at heart, you're welcome to join our NYI service in the leadership of ang ating NYI president na si Ronald / Eloise Nava. Oh. Next po. Kinukuha na natin si Eloise, Pastor. So, pasensya na, ha? Next po, ministry opportunities. If you want to be part of the ministry, kung gusto nyo ay gumalaw-galaw kayo dyan, kasi baka ma-stroke, pwede kayong sumali sa ating ministry opportunities. Don't just go to church, don't just sit down sa church, but to be part of the church, hindi po kailangan magaling kayo. Ang importante ay willing ang ating mga sarili. Open po ang opening prayer, welcome and greetings, praise and worship, scripture reading and tithes and offering. Kung gusto nyo naman na behind the scene, kasi ayaw nyo na dito, nahihiya kayo, wala pong problema. Pwede kayo tumulong sa paggawa ng PowerPoint presentation ng mga praise songs. Pwede rin kayo tumulong kay Taripe at sa akin pag naglilinis kami ng simbahan during Friday or Thursday. At pwede rin po kayong tumulong sa pagbibigay ng mga food sa ating lunch fellowship. So kung ayaw pa rin nyo, nahihiya pa rin kayo, wala kayo, no? Wala pong problema.
pwede kayong tumulong sa paglinis pamaya. Yung ganun. You can, kahit yung small bit lang ko, hindi po important, hindi ganun ka-important kung nandito kayo nagpipreach. Kahit po maglinis lang po, tumulong maglinis, tumulong magayos, ay pwede na po. At that is part of the ministry sa ating simbahan. So again, I encourage you to be part of the ministry opportunities sa ating local na simbahan. Next po, yesterday, we have been in Zone 5 Sports Fest. Pastor, ano yung Zone 5 Sports Fest? Ano yung Zone 5? Yung Zone 5 po, ito po yung kinakabilangan natin na zone sa district natin. Pastor, ano yung district? Ito po yung pinaka, natin na Metro Manila District na pinamumunuan ng ating dear district superintendent na si Reverend Ryan Cardinal. At tayo po na napasok sa Zone 5. Kasama natin ang mga New Hope, Teresa, Carissa, Halang, Tanay, Pililia, Bugarin, marami pa yon, nakalimutan ko na, sobrang dami na natin. So kasama po tayo sa Zone 5, papunta po tayo ng Bugarin. Tayo yung dulo at Bugarin po yung dulo. May halahala pa, pero di sila nakasama. So kahapon po yan, ginanap ang ating Zone 5 Sports Fest sa Pililia National High School na muntikan pa akong maligaw. At dahil nag-text sila, Kuya, good afternoon, tapos di na nag-reply, tapos, Kuya, all that's yung basketball, pati yung chess. Ha? Ano nangyari? Di nagmadali tayo. From bahay, papuntang Pililia, hinarurot ko, wala pa 30 minutes yata yung hinarurot ko. Kasi, ano nangyari doon? Di nagre-reply, hindi sumasagot si Ronald. So, hinarurot ko. Buti na lang, nakamunta ako ng ligtas. At pagdating ko, buhay pa pala yung mga players natin. Hindi nagre-reply. Natakot ako ano nangyari doon eh. But ayan po yung mga players natin. Maraming salamat sa pamumuno ng ating NYA President na si Ronald Nava, si Leng, si Rica, si Paolo, si Andrea, si Ryan, and si Jeff. Ngayon po, bakit po natin ito hina-highlight? Because gusto po natin bigyan papuri at bigyan ng parangal ang ating mga players because they have won. Anong napanalunan nila? Ito yung napanalunan nila. From the badminton singles, nag-champion po ang ating player na si Jeff. Woo! Congratulations, Jeff. Pinawisan ba? Joke. Next po, sa doubles naman po, nag-champion ang ating mag-asawa na si Ryan Villamayor at ganun din si Leng Abus. Rosalina Abus, diba? Nag-champion sila. Tapos nagkaroon din po tayo sa World Factory. Sa World Factory po, ay nag-first runner-up po si Rica and si Andrea. So, tapos yung mabigat sa damdamin na ni Scrabble. Pero, nag-first runner-up po si Rica at yung kasama niya sa Teresa. So, nakansawang ko naman sila, bahala na sila doon. And, syempre, si Paolo, unfortunately, may nangyari pong issue, but si Paolo po yung naglaro sa ating chess. So, bawi tayo next year. Nandun ako para wala nang coaching. Coaching, bawal. Bawal yun. Susumbong ako kay DS. So, again, maraming salamat po and praise be to God na safe sila nakauwi. Kahapon, natapunta sila kahapon. Hinihintay ko lang po yung liquidation ni yung NYA President para po maibigay natin sa ating treasurer para po ma-record ang expenses na yon. Maraming salamat din sa ating district Zone 5 coordinator na si Pastor Leo from New Hope. Agad din sa ating mga officer from the NYI Zone 5 na sila Vince kasama po ng ng ating NYA President and ni Eloise. Next po. Ayan, kahapon po, siguro naman nakita nyo yung todo post ko at todo promote ko sa ating konting nagkaroon po tayo ulit ng oportunidad to share the word of God sa special moment with God sa YouTube channel po sa COVID-NAS. And ako'y nagagalak kasi 300 plus, 388 ang naging viewer, ang views. And marami pong nag-share. 86 shares yata yun and maraming comments. So, maraming salamat po sa suporta nyo.
Hindi ako nag-host. Hindi ako nag-host. Ako yung nag-preach. So, ayan. Ang topic po natin yung empty. So, kung gusto niyo po marinig yung mensahe ko doon, nasa Facebook ko po yan, shinare ko, at nasa group, chat group natin. Pwede niyo po panoodin para po maano niyo yung lesson na binigay natin sa araw na yun. Next po. Siyempre, bago po sa birthday, happy birthday, nagpapasalamat po kami sa simbahan dahil binigyan po kami ni Pastor Johnrey ng payment para sa Pastor's Appreciation Month sa Villa Cristina noong Tuesday, October 4. So, maraming salamat po doon dahil po ay nakakonting enjoy kami. May paletson pa si D.S. Ryan Cardinal. So, maraming salamat sa Metro Manila District, sa mga pastors natin, sa churches natin na nagbigay ng pag-ibig sa kanilang mga pastor noong araw na yon. Ngayon, nandito na. Dako tayo sa birthday celebrant. From the month of October, our celebrants this month is si Nanay Flor po, nag-birthday noong October 6. Nakita kami sa Robinson. Nag-bless si Andre. Sabi ko, mag-bless ka kasi malapit na birthday mo, hindi ka regalo. Yung pala siya pala may birthday. So, happy birthday, Nanay Flor. Next po is birthday ni Taripe. So, Taripe, tanda mo na. Anong plano mo? Next po ay birthday po ang ating asawa ng ating senior pastor na si Christine Bonus on October 26. At syempre yung aking maliit na kamukha. Pagpayat ako, ganyan ako cute. Pero mas cute ako kasi mas fluffy ako. So, October 27 po. So, happiest blessed birthday po sa ating mga birthday celebrant in the month of October. Pag may birthday po kayo na wala dito, sabihin niyo po ako para madagdag. And pag may anniversary kayo ng October, happy anniversary po. Next po. Okay, maraming salamat po. On behalf of our church, Light of the Mountain Church of the Nazarene, ako po si Pastor Michael Diva. God bless you. Have a blessed Sunday. At tayo po yung bumaba para sa lunch fellowship. At maraming salamat po. God is good! And all the time. Okay, maraming salamat po. At tayo po'y dumako sa baba for our lunch fellowship. Ating isimpasa po.